Magandang gabi, mga kakampi. Ito po ang inyong directors. Kakak, cinema updates and talks. Dito lang po sa Channel31 online tuwing Miyerkules, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Sa gabing ito, tayo po ay magsasama-sama upang ating talakayin ang mga napapanahong talakayan upos sa ating mga kaganapan sa industriya ng paggawa ng pelikula. Ito po ang inyong lingkod, Director Babe Cecilio. Maganda po ang gabi, maaliwalas, hindi siya maulan, medyo maalinsangan nga lang. Alam ko po marami po sa ating mga kakampi ngayon na nakatutok sa Director's Cut. Ano po ba itong Director's Cut? Ito po ay isang programa sa Channel 31 online na kung saan magkakaroon po tayo ng masiglang talakayan tungkol sa mga pangyayari sa loob at labas na industriya ng paggawa ng pelikula. Naniniwala po kasi ako na sa kabila ng mga delubyo, pandemya at napakarami pa subok na dumaan sa mga Pilipino. Hindi talaga tayo suko na manahimik lang sa bahay na walang ginagawa. So ngayon po, marami po tayong pagkakalibangan at gagawin sa bahay ng ligtas at hindi po nahihirapan na magkaroon ng sakit na ating iiwasan ang coronavirus nga. So, samahan niyo po ako sa isang oras na pagtalakay sa ating kaganapan dito sa Pilipinas. At natural, nakahook din po ang ating mga kakampis sa ibang bansa. Naniniwala po kasi ako na hindi tayo tuluyang magagapi na pandemya na yan, kundi tayo po ang gagapi sa kanya. Kaya tuloy lang po ang saya dito sa bagong Tambayan ng Bayan. Ako po ay humihiling sa inyo na samahan niyo po ako at i-share ang palatuntunan natin ito. Hindi lang po ako nag-isa dito, marami po tayong mga kasama. Mamaya po ay sasamahan tayo ng ating mga kasama sa industriya, sa paggawa ng pelikula, nandiyan po yung mga artista, nandiyan din po yung mga direktor ng iba-ibang departamento. Gaya ng sa ilaw, sa musika, sa sinematografiya, lahat po ng klase ng direktor at mga crew. Kasi po ang mga crew, bahagi rin po sila ng paggawa ng pelikula. Ang mga artista po, na hindi lang po artista, kundi minsan ay gumagana din sa paggawa ng pelikula. Bagkus ay director, assistant director. Nasabi ko po yan sapagkat makakasama rin po natin sa mga susunod na episode ang mga artista na naging direktor, kagaya po ni Carlos Morales, award-winning actor na ngayon ay nasa Estados Unidos, at magkakaroon po kami ng live na feed para kung ano naman ang kanyang mga sasabihin sa mga kasama natin sa industriya doon sa Estados Unidos. Assistant director, kagaya rin po ng artista ko na si Jordan Castillo, assistant director din po siya. So, kumbaga, hindi lang po siya aktor. Kasama din po sa crew, or minsan ay gumaganap
Mamaya, sasamahan po tayo ni Binibining Janice Sorado. At alam niyo po ba sa public service, isama rin natin sa segment, Director Scott, si award-winning actress, Tanya Gomez. Bilang sa segment, host natin. Masaya po kami kasi Lumunulan po lagi ang launch. Channel 31 online. Ang daming po nating mga pagbati at mga alam niyo po, sumusuporta sa ating Tambayan. Hindi lang po tayo isang talk show dito, kundi informative program, saan tatalakayin po natin kung ano na po ba yung mga ins and outs sa daigdig ng pelikula. Pelikula po sapagkat ito po talaga ang pinokus ko. Hindi po ako masyado sa television, hindi rin po masyado sa radyo o sa entablado. Nakatutok lang po talaga ako sa pinilakang tabi. Silver screen, ika na. So, sabagay, yan naman kasi ang naging background ko nung nag-aaral ako ng filmmaking sa International Academy of Film and Television sa Mactan, Cebu. Doon po eh, nag-aaral po ako ng scriptwriting and filmmaking. Kaya naging bahagi din po ako ng batch 20 ni Maestro Ikili sa kanyang scriptwriting workshop. At dito po, iniisip po namin na ang paggawa ng pelikula ay nagsisimula po talaga sa kwento o sa script. Kasi mahalaga po na doon pa lang, meron na tayong tinatawag na pagsasaayos, pag-uusap-usap, bago ito maging isang motion picture. Sapagkat talagang ang script po ang magdadala ng kabuuan ng pelikula. Okay, maiba po tayo. So mamaya, I think with our tech people, sa pangunguna ni Jameson at saka ni Alburn, sila po yung nag-asikas sa ating mga technical and IT department. Dahil dyan, sa pangunguna po talaga ang Channel 31 ni Engineer Reynaldo Sanchez. Unang subok po namin sa online kasi sa ngayon medyo ano pa kami. Nag-adjust kasi ito yung new normal eh. Ito na po yung new normal natin. Hindi na po kami sa studio. Yung iba kaya pa sa studio. Pero ngayon kami, ingat. Kaya may social distancing pa rin. Ayoko po mag-isa sa programang ito. I think may mga kasama po tayo dito para hindi naman po kayo malungkot. Alam ko, makakasama ko dito ang co-segment. Segment co-host pala ay masayahin din. Kumbaga bata pa ako noon, hindi pa talaga ako kasama sa... O hindi pa talaga ako nag-aaral ng paggawa ng pelikula, sikat na po ito. I'm sure familiar po kayo sa kanya. Kasi at least sa opening po ng Director Scott, star-studded na po tayo. Pero papakilala ko muna sa inyo ang mga bumubuo ng Channel 31. Of course, nandiyan po si Engineer Ray Sanchez at ang aming Board of Directors, or rather Business Development Manager, si Ginoong Nelito Talavera. Andiyan din po sa online managerial si Professor L. Okay, andiyan din po ang sila yung kasama po namin sa Channel 31 na bumuko. Andiyan sila Tara Talas Saldivar. Ako, napakarami po. Basta marami pong surprises, hindi ko po may isa-isa. Pero for the meantime, pasok po muna natin ang magiging kaututang dila. O, di ba? Malalim na Tagalog. Tagalog po kasi ang ating medium sapagkat this is a Filipino channel. Talaga po para sa mga Pilipino ang ating programa. Kasi marami rin Pilipino sa ibang bansa. Kaya under the power of internet or World Wide Web, nagkakasama-sama po tayo malayo man tayo sa isa't isa. Okay, I think Jim, andyan na bang ating segment co-host? Kung nandyan na, sasamahan niya ako.
alam ko siya rin ang papakilala sa sarili niya na gumalap na siya sa napakaraming pelikula. Iba-iba pong genre na kanyang ginawa. So dito, masaya ako, nakasama ko siya at na-direct ko siya sa isang panlaban na pelikula na gumalap siya na isa sang lola. Ayan. I'm sure excited na kayo kung sino ito. At marami pa po tayo mga kasama mamaya sa loob ng isang oras. Hayaan niyo pong tuwing Miyerkules, marami po kayong matutunan at ma-update kayo kung ano yung mga pwede po sa ating panoorin. Actually, may iba na po talaga yung panood natin ng pelikula eh. Medyo matatagalan ko bago tayo bumalik sa sinehan. Sapagkat naniniwala ako na ang gobyerno ay iniisip lang din ang kapakanan natin para hindi mas lalong lumala ang pandemya na ito. So, ang sinehan po natin ngayon ay nasa ating mga tahanan. Kaya dito po muna tayo magsama-sama. Pag-usapan natin sa Director's Cut kung ano ba yung magagandang pelikula na papanoorin. Pag-usapan natin kung napanood nyo na ito. Pag-usapan pa rin natin para yung mga hindi pa nakapanood, panoorin ito. Saan panoorin? So, ang new normal po natin ay ang internet. Sa inyong mga cellphone, pwede nyo naman papanood ang mga pelikulang yon. Sa dinamila, million-milyong pelikula na po around the world may access sa tao. Kaya siguro hindi nyo naman po mauubos lahat yon. Pero ang directors na magsasabi sa inyo ano ang pwede nyo unahin, panoorin. Siyempre pag-usapan din natin yung mga pelikulang medyo hindi masyadong narinig or hindi masyadong na-promote. Pero it's worth watching. Ganun po. So, bukod po sa tao or artista, ang pelikula ay pag-usapan din natin. Okay? So, I'm sure ready na ang ating mga kakampi para sa aking segment co-host, Sir Jem. Nakapasok na ba ang ating panauhin, guest, segment host? Wala pa ba? Alam mo, nakaka-tense talaga pag online. Kaya kailangan uminom natin ng tubig. Ang tubig po talaga. Ayan na! Sandali. Mababainom muna ako. Sandali. Diyos ko naman. Dapat Janice ako eh. Iba-iba yung anak ni Janice. Kasi ikaw talaga si Janice. Ayan po. So, papasok na ba? Teka, paano ba? Hindi ko nakikita eh. Oo nga. Kailangan makita. Pinasok na ba? Ayan, nakapasok ka na ba sa screen? Ayun, nakikita ako na. Ang pretty-pretty naman! Napakaliit yan, Direk. Okay naman. Mas malaki pa ka square mo eh. Ako may lamesa ako. Virtual table. Ayan, ang dami na natin creating panauhin at mga kakampi. Sige, bumati ka muna ngayong gabi dahil napakaganda ng gabi. Ay, magandang gabi po. I'm Janice Horado po, ang babaeng talakera at ang babaeng walang nililihim. Walang hindi sasagutin kung ano gusto nyo malaman kahit size ng bra. Tama! Saan muna nagmula kanina, Janice? Kasi alam ko, galing mo lang sa labas. Sa bagay, may permit ka naman. Yeah, galing ako ng East Avenue Medical Center. Don't worry, wala pong positive doon. Okay. Meron po akong tinulungan ng mga cancer patient. At saka po nang galing po ako ng City Hall kasi meron po akong ibang trabaho doon as a liaison. That's right. Yan ang gusto ko, yung layas ng layas. Liaison. Ayan pala yung ibig sabihin noon. Yes. Okay. Alam mo, masayang-masaya sila Tita Nel, Janice, patiin mo, pati yung mga nasa Dubai. Sila Direk Kim, tsaka Tito Nel, kung saan man kayo palot ng buton. Hi, sana po mag-ingat kayo dyan. So baka hindi naman kayo tatablan yan dahil ang Panginoon na nasa inyo. Kaya hindi kita yung mga ganyan-ganyan pandemic na pandisalo, pero pandemic hindi, di ba? Correct, tama. God is good. God is great. That's right.
So, Denise, dahil maliwala sa dating mo ah. Ano ba sekreto? May spotlight ako. Gumawa na ako ng spotlight. Kanina pa ako nagkakalkal dito sa kwarto ko. Ano kaya pwede kong gawing spotlight? Ang dilim kasi oh. Di kumuha ako ng bumbilya, tinuto ko sa akin. May spotlight ako. Panalo. Diba? Maparaan talaga. So ngayon, hindi ka na artista. Light woman ka pa. Light woman. True. Ako. Arkitekto ako. Carpentero ako. Direct lahat ako. Ako lahat. Kasi nag-iisa lang sa bahay. Aba, wala mo lang alagang usa o aso dyan? Wala. Wala. Bawal o. Kasi baka mahika. O what? O. Hindi sa ganun. Mali mo, may makilala ako. Mas maganda yung walang kasama. May kasama ka na. Eto nga, online. Buong mundo kasama mo. Yes. Alam mo, sama-sama tayo lagi dito tuwing Miyerkules, ha? Oh, direct. Saka yung may mga gusto magtanong, sige lang, go. Regarding drugs, go! Regarding breast cancer. Lahat, ay, wag lang po yung cancer sa bulsa at wala rin ako noon. eventually, why not? Alam mo, importante sa mundong ito, hindi na yung pera lang eh. Diba? Totoo, direct. Dapat yung health. Totoo, direct. Ang dami kong kilalang may pera. Hindi naman sila makalabas ng bahay. Diba? Ay. Hindi nila mabili yung oras, yung labas. Yes. Yes. Oh. True. Teka, may tanong daw sandali, Miss Janice. Apo. Sa tingin mo kaya, may pag-asa pa ang mga kakampi natin na pumasok sa industriya ng pelikula. Nasa mga aspiring. Nasa mga kakampi natin yan. Yung mga, please, Diyos ko, yung mga matitigas ang ulo. Nakakampi. Kung gusto nyo magpa-cremate, kayo na lang. Huwag nyo na kami idamay. Kasi maghahanap buhay sa kami. Diba? Alam mo, ang saya-saya talaga ng ating opening ng Director Scott kasi walang boring. Kahit yata nilang maranasan yung cremation, walang kang mag-anak na pupunta, hihahatid ka sa kang mag-anak, nakakaabo ka na lang. Mga kakampi, huwag nyo kami idamay, mag-aasawa pa ako, Diyos ko. Naisip mo ba yun? Oo, oh, diba? Diba? Yung iba kasi parang hindi nila ma-imagine. Tsaka yung iba, hindi nila alam kung gaano ito kaseryoso. Please, ako nasa ospital ako, nakikita ko kung gaano ito kaseryoso. Hindi na nga tumatanggap ang ibang ospital ng mga positibo kasi may mga mahahawa doon sa ospital na yon. Tapos meron pang mga tao na nagsisinungaling, hindi sinasabi, magtuturo ako dito sa lugar namin kung sino meron ng matanggal. Ayaw nila kasing sabihin na may ganun sila, may ganito. Kasi pupunin kasi sila eh. Pero Diyos ko naman, teo, mga kakampi, anong gusto ninyo? Isa ka lang naman o dalawa lang naman kayo? Ibang mundo naman, buong mundo naman o buong Pilipinas naman ang iyong hahakutin sa cremation. Diyos ko, one time. Diba? Alam mo, kaiba talaga yan, mga eksena yan. Ay, hindi pa yan gagawa sa pelikula. Hindi yan biro. Iyari pa lang. Hindi yan biro. Magbasa po kayo ng Biblia. Katabi ko itong Biblia, binabasa ko po ito kanina. Nakita ko. Nakaregalo pa. Nakita ko. Bakit may gift wrap? Bigay ko sa akin ni Miss Connie Reyes, Mumar. Oh, 700 club yan. Sa akin, September 3, 1992. Ay, ang ganda. Ang ganda ni Shiner mo ngayon tungkol sa bagay na yan. Hanggang ngayon binabasa ko siya. Kasi nabasa ko dito kung anong nangyayari sa atin. Nasa Bible ito. Sa lahat, katigasan, no? Ng ulo, sa katigasan ng ulo ng tao, nandito. Kasama yun. Yes, andito siya. Yung mga taong ang katigas talaga ng ulo, nandito. Nagdaan na tayo sa lindol, nagdaan na tayo sa vulkan, nagdaan na tayo sa mga epidemia ng mga halaman, nagdaan na tayo sa dagsa, nagdaan na tayo sa tidal wave, nagdaan na tayo sa tsunami, nagdaan na tayo sa... Baka ito na yung huli. Please, oh, naman. Mas maganda. Hindi, mas maganda talaga maging alerto at saka maging sunod na lang po. Huwag nang maging natigas ang ulo. Tama. Diba yung mga nahuli na 40s? Oo. Nag-tongit. Mm-hmm. Nagsasabong. Yes. Yung iba naman, nagbenta ng droga dun sa puhunan nila dun sa 40s. Oo. Tulungan lang natin maging tamad yung mga ibang iba. Ibahin natin yung ibang 40s. Tulungan natin maging tamad. Tama, tama. Sa mga
marami ako nakikita dito mga nasa Kariton. Yun, wala silang 40s. Kasi sa barangay yata, yung ibang barangay, not what you know, it's whom you know. It's whom you know. Diba? Tama, oo. Oh. Oh, dahil sa Channel 31, nakapag-Ingles ako. Nosebleed na. Mag-nosebleed yung iba. Pero mabuti na sa English mag-nosebleed, hindi sa COVID. Wala naman, di naman nag-nosebleed ang COVID. Ang ano, ang liver ang mag-nosebleed at saka ang lung. Hindi natin nakikita yun. Diba, yan na nga yun sa East Avenue eh. East Avenue yung isla tumatanggap ng positibo, puro PUM and PUI. Kasi may mga sanggol, may mga sanggol po doon, may mga pinanganak doon. 38 po yung sanggol doon, hindi lang. Mahahawa po. May mga tamang ospital po dyan sa mga ganyan. Tama, tama. Diba? Oo. It's about time. Kaya naman iba pala. Kasi, iba kasi sinagtatampo, ba't hindi sila tinatanggap? Sana intindihin din nila yung position naman yung mga ibang pasyente doon. Ah, may nilagay naman. May ginawa naman gobyerno, diba? Yes, saan? Meron. May lugar para doon. Yes. Tama. Eh, kasi yung ibang tinatamaan ng COVID, mga sosyal. Ayoko dyan sa 10. Gusto ko sa favorite. Gusto ko pumunta ka sa mahal-mahaling ospital kung tanggapin ka. Ay, lahat talaga pantay-pantay, no? Yes, walang tatanggapin na kahit mayaman ka pa, kahit sino ka pa, pag tinamaan ka ng COVID. I think it humbles us. It humbles us. Pagdating sa ano na to. Yan ang nandito. Ang matabas, ang mataas, ibinababa. Yung masyadong mga matataas, ang mga sarili na kala nila kung sino na sila. Ngayon nila malalaman na parang ako lang yan eh. Yung sikat na sikat ako, yabang ko. Akala ko na ako bababa. Ay, di ba? Ito bumaba ako. Binaba ako ng Diyos. Uy, ang ganda niya. Sobrang yabang ko direct. Sobrang bastos ko. Sobrang akala mo yung dibdib ko yung binaliliit. Ano ginawa ng Diyos? Tinanggal yung dibdib. Umawata na yun. Sampun. Ako, may kilala din akong ganyan. Taong grasa naman. At taong basurero. Saka na natin sila imbitahan. Oo nga. Di ba? Ay, naku, nakakatuwa. Sige, isang mas gusto nating pag-usapan bukod sa pagpapasalamat. Yun nga, yung tanong nga kanina, babalik ko sa'yo. May pag-asa pa ba raw yung mga sabi natin kabataan natin na pumasok sa industriya sa likod ng pandemya? Yes. Online. Yes, ang sagot. Online. Ano ang mga paraan? Sa online yan. Lahat online. Tayo sa bahay, nasa online, nasa bahay na lang tayo, mas safe pa tayo. Kumikita na tayo. Kasi naman nagawa natin, di ba? Di ba? Sa bahay ka ngayon. Kumikita lang ng pera, although hindi kalakihan kasi hindi ka nagpupuyat, pero safe ka naman. At maihahatid mo yung gusto mong ihatid sa mga tao, makapagtatanong sila ng gusto nilang itanong at masasagot natin sila na nasa bahay lang sila, na hindi sila mag-iisip. Di ba? Eh, ang galing-galing ng isip itong online, saka itong Channel 31, bilib talaga ako dito. Mukhang dito ako sisikat ulit, ha? Ay! Nagbilang anghel ka! Nagbilang anghel ka! Kasi pinakinggan ka na nga. Diba nga? Diba? Dati, binabasa mo na rin siya. Nasa Biblia ang sagot. Yes. Dati kasi dalawang Lord lang ang kilala ko. Ay, alam ko yan. Drug Lord lang tsaka gambling Lord. Oo, yun na nga. Ngayon, isa pero na lang the greatest si Lord. Si Lord na lang isa, Lord Jesus Christ. Diba? Nga, ay, diba? Pag narinig nila yan, affirm diba? Sila sa'yo talaga. Yes. Grabe. So, dati yung mga baguhan, may pag-asa pala. Meron naman. Bakit naman wala? Okay. Kahit naman sila saan sila, basta't may talent sila, panonorin at panonorin sila. Diba? I think sa ibang programa ng Channel 31, meron tayo niyan. Impress pala. Me. Ayan. Papasok ka rin doon. Impress mga, me. Dito, at saka ni kompleto, kompleto si Ricardo ang Channel 31. Yes, that's right. Tapos may mga chika-chika, may mga kanta-kanta, may mga star, bonggang-bongga, diba? Ano pang mahanapin nila? Wala. Oo. Uy, sandali ni Janice, may iba tayo. Oh. Ipapalabas din natin finalist na Ulinggin ng palan mo. Ano ang pinagsamahan natin? Ay, yung takdang oras? Takdang oras? Hindi mo na ano, yung title pala. Nakakilabot na. O, di ba? Ito na yung takdang oras ko na sumikat. Di ba? I'd like to congratulate Miss Janice. Thank you. And congratulations sa Channel 31. At sana yes. Ito. Ay, naku. Hindi ko alam kung saan aabutin to. Parang nararamdaman ko na all over the world.
Diba hindi nakakakita sa akin, hindi ay namimit sa akin, hindi ako na nakakausap, hindi ako natatanong. Ngayon matatanong na nila ako, di ba? Oy, gusto nila yan. Mm-mm. Kaya eh, buti na lang, ang ever lovely Janice is still here, alive and kicking. Yes. Balita ko, hahakot ka pa na yung mga awards kasi may mga possible project in the future. Now and in the future. Yeah. Diba? Kasi isa pa may ginawa ko yung agulo. Yung agulo, okay. Well, mas maganda yung takdang oras kasi solo ko yung pinakaparang title doon, ano? Yung kalaban ko umiri lang eh. Diba? Alam ko yun. Well, huwag na natin pag-usapan. Kasi here, as a director, no? Yeah. Yun yung sinasabi ko eh. Hindi na yung mga kagaya mo yung dinidirect. Kasi you yourself, as an artist, just guide, diba? Pero alam nyo na, no acting nga yan eh. Yeah. Diba? So, ayaw ko naman okay yan, diba? Oo, overacting. Magwawala, ayaw ko naman ng ganun, diba? Parang tapos na tayo dun eh. Diba? I agree. Alam mo, excited ako dito. Lahat ito napag-anuhan ko na, Netherlands, mga kaibigan ko, nasabihan ko na, sa Dubai, lahat nasabihan ko na. Paano naman yung pila ito mapapanood? Yeah. Tama. Paano nila ito mapapanood direct? Ito na, sinad na namin yung link. Nasa Facebook, nasa Messenger mo na rin. Ah, okay. Sinad ko na rin sa'yo. Ngayon, forward mo na lang. Napapanood na nila tayo ngayon. Oo! Ayan. Live na live. Papatingin mo rin niya. Ang mga taga East Avenue Medical Center, sinabi ko kanina, nandiyan ako kanina, sabi ninyo, may mga cellphone kayo habang wala na yung walang pasyente o kaya habang break time. Wala naman, no break time sila. Pero habang tapos na kayo mag-meds, nakaupo na lang kayo, lalo na yung mga nurse na buntis sa East Avenue, sa 5E, lahat ng ward doon, ang mga supervisor na sabi nila yung manonood doon sila kahit nasa bahay sila. Good evening po sa inyong lahat. Ay, makakarate. Opo. At least yun na yun eh, di ba? Buti na lang ako. Hindi ka naman matrapik. Hindi naman matrapik papauwi, pabalik eh. Saka sumakay ako sa shuttle. Mm-hmm. Frontliner. Sabi ko hindi ako frontliner, backrider. Ayaw mo talaga aminin eh. Pero siyempre dumama na rin sa protocol. Oo naman. Saka meron akong ano, meron akong ID ng frontliner. Kompleto. Oo, kompleto. Hindi ka naman nakakalabas sa isang lugar na wala yan eh. Mahigpit. Ah, wala nga lang. Wala po nasasabit sa'yo. Requirement ko sa PWD ko eh. Oo nga. Alam mo, directly ko lang naramdaman yung mga requirements na pag sinunod mo. Yung mga dapat, yung protocol pag sinunod mo. Walang problema eh. Diba? Oo. Ay, may ibig sabihin ba yan? Dapat talaga yung follow the rules. Yes. Walang shortcut. Walang shortcut. Huwag kang magsalita na ayoko yan, hindi ako tatablan yan. Okay, sabi natin hindi ka tatablan, hindi mo iindahin. Sa ngayon. Saan yung mga kasama mo? Hindi yung mga kasama niya sa bahay, yung mga kapitbahay mo, yung mga madadaanan mo. Mm-hmm. Kapatid, kapuso, yes. Kapamilya, kasabi, yeah. Lahat ito. Na. Kapatid, ano pa sa atin? Kakilala, lahat na lang ka. Tama. Kung gusto mo magpakamatay, ikaw na lang. Kung mo kaming idamay, marami pang bata ang gusto pang makita ng mga magulang na gumaganda ang kanilang karirang kinabukasan. Oo, I agree. Konting tiyaga lang po. At saka yung iba na wala na raw silang pagkain. Ay, naku, lockdown na naman. Wala. Ano, ubos-ubos biyaya kayo eh. Yung mga sardinas, pinampulutan ninyo eh. Ay! Depende pa sa brand. Depende pa sa brand. Diba? Sardinas lang. Marami naman yung klaseng sardinas eh. Diba? Oo. Imbis na isa-kain sa pamilya, pinalutan. Oh, huwag. Naisip pa talaga yun. Sabagay pa to ko yan. Nangyayari yan, diba? Dito sa lugar namin kasi. Palain mo. Ang ayuda. Ordinary. Malapit niya sa amin yung hinuli na totong it. Mm-hmm. Pagkabigay nung ayuda na nagtong it. Yung mga sardis at mga kape ng ayuda, nakita ko sinibenta sa labas. Eh, alam mo naman ang bibig ko. Alam naman ang bibig ko. Ate, yan yung ayuda kahapon ah. Ba't mo binibenta?
siguro sabi ito, buranga itong babaeng ito. Diba? O, oh, ito to lang naman yung brutality prank. Kaya lang, yes, diba? True thriller hurts. Diba? Pero wow. Ito to, oh, talaga nakasakit. Bato-bato sa langit. Alam mo, ngayon natin patunayan sa mga tao yung ating pagiging pagkakaisa, pagiging matulungin, yung mga naniniwala dyan, yes, sa Panginoong Diyos, passion, sa community, na sinasabi nilang magbigayan. Ngayon, hindi yun ang nakikita ko. Gobyerno lang ang nagbibigay. Pero kapwa na may mga kaya, nawawala. Oo, yun na eh. Diba? Pero kung halimbawa nawawala man sila, bakit sila nagtatago? Pero yung iba nagtatago, pero sikretong kumikilos. Ah. Diba? Pwede, sila, hindi sila nagpapakita sa media, hindi sila nagpapakita sa madlang people, pero sa madlang tao, kung saan man, sa mga kasapi na yan, pero kumikilos. Oo. Kailangan i-televise. Proven yan sa East Avenue. Proven. Maraming nagbigay doon. Nagpatayo ng tent. Pero hindi sinabi kung sino sila. Diba? Ah, oh, yun, mas yung anonymous? Yes. Mas ano sila? Mas totoo. Kami kilala namin sila. Kaya nakiusap na kung maaari, hindi na lang silang banggitin. Ayan. Hindi yung iba nagbigay. Yan talaga totoo. Nagbigay lang na isang kilong kape at isang kilong asukal. Nakalagay pa sa streamer kung sino siya. Ibabaling diba, din sticker yun. Pa? Ibabaling diba, din. O, t-shirt. Oo, diba, kaya eh. Hindi, plastic bag lang eh. Ah, yun din diba? Lang eh. Oo. Diba, tulong nga nila yun. Tulong para sa nalalapit na halala na. Oo, diba sabi magla-lockdown daw ulit. Mag-i-ECQ daw ulit kasi lalong lumobo siya, direct dumami. Oo. Sobrang dumami talaga. Ang dami talaga. Dating isang lugar dito, dating 29, now is 110. So paano ganun, ito? Ganun kadami. Naitakbo na sa hospital yung iba, natsugi na yung iba. O sige, sumunod pa kayo. Sumunod pa. Maluwag pa yung pangkot. Negosyo sa punerarya. Libre po. Yung punerarya, hindi libre. Yung ng mayor. Talaga? Sagot ng mayor ang cremation. Oh? Bigla naman ako na paano nung? Oo, meron pong mga... Morbid? May mga lugar-lugar na sagot nila ang cremation. Meron lugar na half lang ang bayad, lalo na... Pero pagka may kaya naman, direct, okay lang yung sabihin mo na, hindi ba rin hindi na libre? Hindi ba rin nang sabihin mo na libre lahat? O ano, wala kang gagastusin? Kahit hospital, wala kang gagastusin? The fact na namatay ka na nag-iisa. Ay! Alone. Tama. Hindi pwede ang cellphone. Hindi pwede ang cellphone. Pwede ang telepono kausapin ang kamag-anak mo. Ang mga nurses at saka doktor, hindi po mapasok sa'yo by CCTV lang. Talagang you are alone. Gusto mo ba yun? Ako, hindi ako papayag nun. Dahil ako... Hindi ako familiar sa ganyang eksena na kung i-direct ko yung eksena na yung bago ito. Anong ibig niyo sabihin direct? Hindi kasi, maski naman sino yun. Ngayon lang nakakaingkapan yung bago ito document mo. Yeah. Or parang hindi nila makalimutan na parang minsan tayong dumaan. Oh, senior citizen ka, Janice. Huwag kang papanik sa ganitong floor kasi hindi pwedeng senior citizen dyan. Yung buong floor na yon ay PUI or PUM. Ibig sabihin, under monitoring lang at saka under investigation. Hindi sila, wala silang, hindi sila positibo. Nagsilabas na yung kanilang ano na negatibo sila. Kaya pinapalakas lang sila or kaya. Actually, hindi naman minsan namamatay sa COVID, namamatay sa komplikasyon. Oo. Katulad ng kaibigan ko. Kausap ko lang ng isang araw yung kaibigan ko. Wala na, nandun na siya sa urn. 2 days lang. Nakakalagot talaga. 2 days lang, direct, magkausap kami. Ang sabi niya, di mo ba ako dadalawin dito, sister? Ay, sister, malayo ako, nasa ano ako, Cebu. Hindi po pwede ako malaw. Senior citizen ako, mabilis akong kapitan eh. Oo! Ito hanggang ano na lang talaga, cellphone. Cellphone nila, direct, cellphone nila, naka-plastic. Yung hahawakan nilang cellphone, naka-plastic. Hindi po pwedeng naman. Actually, kailangan din.
detalyado eh. Ganun. Sobrang lungkot. Wala kang makikitang kamag-anak. Lalo na pagdating sa bata. Natuluwa nga ako. Ang daming na bata na gumalingon. Sinasalubong ng magulang. For 2 months yata nilang ginakita yung bata. Nahayakap nila yung bata. Pero ang babait ng ating mga nurses, talagang inaalagaan sila. Kung iba-iba lang yung mga nurses na walang pake, sinabayaan nila eh. Diba? Kaya yung mga four-piece na sugal-sugal, droga-droga, bakit hindi na lang yung mga nurse ang bigyan nila ng ganun? Kung nakikita. Yung PPE lang, direct, suot nila. Ay, mainit na. Pag-hubad direct. Kapit-bahay ko isang nurse dito, nung hunubad niya yung PPE, mapipiga sa pawis ang damit niya, pati brief niya lahat. Sobrang, ang ulo talagang ang pawis talaga. Pag-hubad nun, talagang lumabas yung tubig, kala mo may naligo siya sa loob. Ganun sila kahirap. Eh, tama, prone din talaga sila. Kasi magkakasakit sila yung pneumonia niya. Oo naman, direct. Sabi nilang ganun. Yung daw COVID kasi, pagka mainit ang katawan, hindi daw kakapitan. Okay, hindi siya kakapitan. Kakapitan naman sila ng pneumonia. Oo, kasi yung immune system nila babagsak. Yes, oo. Kaya doon, nag-inject sila ng mga vitamin C. Ako nga may vitamin C dito, papa-inject din ako once a month. Yung vitamin C. Ah, yung ano naman, parenteral na administration. Vitamin. Kailangan mo yung direct. Oo naman lahat tayo. I have my oral... Vitamin C, ganyan. Yung injection, once a month lang or twice a month. Kita mo yung pwede, lang. Pwede, oo. Masakit lang yun, ah. Siyempre. Parang ang nabakuna. Injection. Sanay na ako. Oo. Okay, so, batiin muna natin. Batiin muna tayo sa ating mga kakampi. Nakatunin sila. Yan, sila Tito Nel Talavera. At pasalamat ako sa ating mga kakampi sa Estados Unidos. Pakibate, Janice, ang, Roel. Roel Mortel. Yes. Si kakamping Tito Nel. Maraming yes, salamat po. Kasi nagsisimula pa lang po ang COVID sa kaalaman po ng lahat. Ayan. 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 Tulong. Tito Nel. Oy, salamat. Salamat po yung kasulukuyan ng mga panahon na ayaw akong bigyan ng ayuda dito dahil artista daw ako. Oo nga, eh, no? Artista ko lang ang artista. Sinugod ko'y barangay. Wala nga akong mga anak nandito. Wala nga akong bigyan. O, ayan. Diba? Pantay-pantay lahat. Tito Nel, di ako nakalimutan. Padala siya agad. Ay, salamat. Ayan, Tito Nel. Sana marami pa. Sana all. Sana all. Hindi, meron pa actually. Stay put. Kasi siyempre, since nakikita ka na nila dito, naririnig ka na, inaaliw natin sila, nalilibang sila, eh, ano ba naman yung tulong sa tulong, eh, kasi maski nga daw director, walang karapatan mabigyan ng tulong. Ano ba yun? Mga kakampi ko nga pala. Direk ang mga kakampi ng anak ko sa Dubai. Andiyan. Iyan sila. Oo. Hello kayo dyan. Okay. Yung sa Netherlands po. Yung mga taga Pampanga, mga Vitog family. Na, that's right. Tsaka yung anak ko po na nasa Mindanao Avenue ngayon, kasama ng mga yung asawa niya. Tsaka yung mga apo ko na nasa Barcelona. Pangalan! Mabanggitin mo na rin yung pangalan nila. Si Jaime Tubiera, nasa, ano siya ngayon, nasa Netherlands, ay nasa Barcelona. Ang anak ko si Gigi, at yung anak lalaki na si Gian Paolo, at yung kanyang wife na si Banji. Saka si, right. Ano pala si Crea. Makakakampi natin sila. Yeah. Kaya natin sila i-online minsan dito. Siyempre. Kailangan kausapin nila kung ano nangyayari doon. Yes, saka kung kailangan mo direct ng mga nurses na matagal hindi umuwi ng bahay at saka yung mga nurses na until now ay nagba-bike pa uwi. Ay, ayun na. Ay, buti na lang marunong sila mag-bike. Nagsibili na sila ng bike pero ayaw nila kasi. Sa bus kasi, direct, sa bus. Halimbawa, taga Manggahan katulad ko, ang layo ng binababaan. Maglalakad ka pa ng pagkalayo-layo. Eh kung magba-bike ako, talagang doon na mismo. Kaya lang yung iba hindi na nauwi. Oh, kasi binigyan sila doon ng matutulugan sa mga ospital. Kaya yung iba hindi na umuwi. Saka ang takot nila kasi baka mamaya meron sila. Mabitbit pa sa pamilya nila. Correct. Kaya para safe, hindi na lang sila umuwi. Ganun kahirap.
That's right. Okay, so ngayon, salamat sa inputs na yan sa ating mga kababayan, lalo at sa mga kalusugan, na ating mga kasama sa industriya. May mga tanong lang dito. Anong opinion mo daw, Janice, sa pinatupad na guidelines pagdating sa paggawa uli ng mga content or EVP or shooting na paano may susundin? Of course, may itinalagang guidelines yata ang Film Development Council of the Philippines. Nakabubuti naman yun sa bagay. Kagaya kami, nag-start kami ng EVP sa Manila. Talagang marami na yung lima. Hanggang lima lang. Mas ikaw makakasagot niyan direct kasi mas director ka eh. Artista mo lang ako eh. Diba? Eh kaya gusto ko rin proteksyonan yung mga artista ko na i-schedule ang shoot. Baga ito yung sequence mo sa ibang araw. Hindi kayo pwedeng... Oo, mga ganun eh. I-schedule. Ganun? Hindi ka kaya dati na... Pariyatang hirap sa editing. Actually, diba? Yun, the power of editors. Ang hirap sila sa editing nun. Diba? Oh, oh. Sa bagay, nangyayari naman sa pelikula yun. Minsan, may kasampalang ka, wala naman dun. Diba, ito muna kuha, diba? Sample, ito muna sampal pa. Tapos the next day, pag available yung sinampal mo, yun naman sampal, diba? Nangyayari naman yun. Nangyayari yun. Oo. Ano nangyayari yun? Kaya kayang-kaya ng mga artista pa, kahit saan mo yan ilagay. Sa hangin. Diba, kahit saan mo yan ilagay. Minsan may kasabunutan, pero wala naman yung tao sa harap. Pero may kasabunutan, diba? Ano biglay? Diba? Ano yun? Wala imposible sa artista. Kaya, at walang imposible sa direktor pag nagsama, nagsanib yan. Kaya lang nakakalangkod, diba? Pag maganda ang... Pag maganda ang pelikula, maganda ang acting, ang credits nasa artista lang, wala sa director. No? Behind the camera lang talaga kami. Wala tayong magagawa. Pero, you're the captain of the ship. Yun na nga. Actually, totoo ka dyan. Naniniwala ako. Kailangan lang ang credits. Pag wala bang istorya, may magagampanan. Nasa story din yun, nasa scriptwriter. Kung wala kang ilaw, tsura lang pagmumukha mo sa mga lightsmen. Diba? Oh, I agree. Dapat yan, ang credit na sa lahat, hindi lang sa artista. Kung magkano siya lang, nasa artista na rin yan. Bawa, salamat nga pala kay Direk doon sa aming nagla-lights namin, yung aming scriptwriter, salamat po sa magandang istorya. Hindi eh, di ba? Oo. Yeah. Actually, yun, ano nga, yung tanong na, Janice, di ba, artista ka, pero eventually, do you want to, you know, in the future na mag-direct din. Yeah, ganun, kasi may mga artista na nag-direct din. Yoko? Acting na lang ako. Ayaw na sakit ng ulo. direct, mas, yes. Mas prepare ko ang script writing. Ayan. Magaling akong gumawa ng istorya. Ayan po. So, halimbawa, may mga producer. Yung chapter lang ng buhay ko. From 11 years old. Napag-usapan natin. Yan, gusto ko yan. Chapter ng buhay ko na kung alam lang nila kung anong pinagdaanan ko. Alam lang nila na halos naging taong grasa ako direct. Nakita ko ng mga artista. Nandoon ako sa isang lugar sa Sikatuna. Kumakain ako ng bulok na mangga. Pero hindi ko sila nakikilala kasi nawala ako sa ulirat dahil sa drugs. Oo, parang nakakarelita. Kasi nga may ganyan. Diba? Ang Rats to Riches, si Ratsy, ganyan din daw. Ikaw naman ang female version ng taong grasa. Oo. Nung minsan lang na umulan, natulog ako sa pintuan ng Divine Mercy. Tapos pagising ko, mayroon akong katabing matanda na may dalang bayong. Ang sabi sa akin, doon ka sa loob matulog. Ay, bakit ka? Baka po magalit si Father. Hindi, binuksan yung pinto, natulog ako. Inanong ng pare, sino nagbukas ng pinto? Sino? Ay, sabi ko, yung matanda po rito. Yung ganyan ang damit, oh. Yes. Divine Mercy, naka-white na nakapaa. Ay? Kaya nagpapasok sa akin. Ayaw nila akong paniwalaan nun kasi doon nag-hallucinate lang daw ako. Okay? Oh, alam pero nakita Diyos mo talaga. Alam ng Diyos yung totoo. Ang Diyos naman talaga, di ba? Minsan, nag-disguise sila. Diba? Oo, pwede. Doon ka na anak matulog sa loob. Sino ba itong matandang pakailan meron to? Sabi ko pa eh. Wala po kang chinelas. Kaya na matulog ka na doon.
O, pagdating ng umaga, ba't ka nandyan? Sabi ng pare, sino nagbukas sa'yo? Eh, yung matandang... Wala na. Ayan o, ayan o. Kinuro ko si Divine Mercy. Ayan o, binuksan ako, nagbuksan ako. Pag ako nagtetestemony direct, kinikilabutan ng tao dun pag sinasabi ko at kinukwento ko yon, talagang kilabot nila. Sobrang alam nilang totoo kasi yung sinasabi ko, hindi ako, hindi katang isip lang yon o hindi ko ginawa. Isa pang testigo pala sa akin, direct sa nangyari sa akin, si Andriegas. Ah, si Andriegas. Yan ang, ang dumampot sa akin sa pagiging taong grasa. Yes. Binihisan niya. Kailangan pa lang makasama ka namin. Sige, Ako, pinaliguan niya ako. Tapos dinala niya ako Christopher De Leon para sa Oasis of Love. Ay, oo. Kasama ako dyan. Ah, diba? Batch 23. Sila Baron Geisler. Batch 19 ako. 23 ako. Ikaw pala 19. Yes. Ako yung nag-isabi. Hindi mo ba naalala? Speaker niyo ako? Oo. Buhay pa niya sila Direk Mario. Oh, yes. Oo, oh, si Direk Mario. Grabe. Kaparing, sayan, kaparing director na napakabait na nagbigay sa akin ng tulong, nagbigay sa akin ng mga ng trabaho. Minsan din niya akong pinatira sa bahay niya. Kasi direct noon wala talaga akong tirahan kasi hindi ko pa nakikita yung mga anak ko kung nasaan. Dahil nilayuan to sila, nilayasan to sila. Ako pa yung lumayas, ang lakas ng loob, wala na akong bahay. Ako pa yung lumayas. Kung saan ako nakikitira, nawit na rin ako sa waiting shade. Sa squatter, natulog ako, mga daga na mga ipis. Kaya doon ko alam ko kung bakit ko naranasan na lahat ng yun, direct. Pinarana sa akin ng Diyos na matulog sa ipis-ipis, sa squatter na mabaho. Pinarana siya sa akin dahil ang aking trabaho mag-life testimony. Speaker ako, preacher ako. Ayan. Nakulong ako. Nakulong din ako. Para pag nag-speaker ako sa kulungan. Bakit? Naranasan mo bang makulong? Oo. Mm-hmm. O, diba? Pagpalim ko kayo dyan, mga kayo. Nakakatuwa. Actually, yung mga ganitong usapan natin din sa Director's Cut talagang hold barred. Buti na lang, nasa online tayo. Kasi sa online tayo kapag. Wala na sinabing masama at sinabi kong tampal-tampalin ko kayo eh. At saka nung time na yun direct naranasan ko at napakatunayan ko sa sarili ko na hindi lahat ng pulis ay masama. Kaya ang lahat ang lahat ng pulis na akin na nakasama doon sa kulungan, may konsiderasyon sila. Naniwala ka ba? Ewan ko kung papaniwalaan nila doon. Sabi ko, eh, pag-uusapan pa natin yan. Mababa tala kayo yan. Kaya samahan tayo nila sa Let's Wednesday. Kukwento ko sa inyo. Only 6 minutes. Pag-usapan natin yan, ha? Yes. Kasi papasok pa din pa natin mga kasamahan sa Director's Cut. Kasi dito, tulungan natin sila kung paano ba magpatuloy ang industriya ng pelikula sa likod ng pandemya. Dapat nila titigil. Tulong-tulong. Tulong-tulong, that's right. Tulong lang yan. Parang ang pelikula, direct, parang isang pamilya. Pag may sakit ang isa, tinutulungan ni nanay ni tatay. Ay, diba? Tutulungan ng mga kapatid. Parang pamilya yun eh, di ba? Parang totoo. Ay, lalapit na tayo niyan sa ating mga ama. Yes. Talo niyan. Yes. Hindi pala ang Film Academy, si President Andres Cortez. Siya ngayon. Kaya kasama natin si President Andres Cortez. Oasis Film kasama Academy? Niyan, Sister Candy. Mm-hmm. Sa Film Academy siya. Eh, sa Actors Guild. Si Mel Papi pa rin. Saan si Vivian Velez? Sa ano naman? Film Academy pala si Vivian Velez. Si Brother Rest. Stand corrected. Si Brother Rest sa Mowel Fund. Mowel Fund. Na ang dami rin naitulong. That's right, Mama. Andyan lang tayo kaya lang. Hindi natin makabalik pa dun eh. Dahil di pa safe. Parami pang minorb na distancing. Kaya ituturo natin sa next episode ng Director's Cut kung ano yung mga parameters. Buti na lang, nag-work ka sa hospital. Kaya kumbaga ako, ganun din. Tapos habang gumagawa tayo ng pelikula pa rin, tulong-tulong. Para maproteksyonan. Yes. Pag dito, sige, five minutes. Yung mga last sabihin natin.
Baka may pa-plug ka. Wala naman akong ipa-plug. Kaya lang, mag-antay po yung ating mga kaibigan dyan at saka mga kasapi natin na nagsasabi na guess nyo naman kami dyan. Yung isang asawa na nagkaroon ng COVID, yung kanyang asawa na 3 months hindi nakita na gumaling. Ay, oh, maganda po yan. Gumaling. Diba? Yung mga recovered. Yung mga recovered. Diba? Kasi huwag naman puro depressing. Tapos yung mga ayaw mong depressing. Yung mga katulad ko na nagka-boyfriend. Pag-usapan natin yan. Happy ending tayo ngayon. Happy ending. We have only 4 minutes. Ano ito? Bitinin na lang sila. Ha? Sino ito? Baka, dapat merong The Who. Ah, The Who. Okay, sa The Who. The Who. The Who. Sino ito? Inspirasyon. Sino itong artista na ito na, ano ba, nakakainis, nakakatawa, nakakalungkot? Masuyo lang dapat. Masuyo lang. Kasi, may isang artista ngayon na dating kasama namin sa aming industry, aming mga yung time namin na lumalaban po siya sa ngayon sa breast cancer na survivor. Survivor. Survivor okay, siya. Masaya to. Napakasaya niya ngayon dahil kahit na nakalbo siya, alam mo, ginalagay niya yung buhok niya ng mga design-design. Yun ang masarap na nag-cancer kalbo, pero ginalagay niya yung design yung buhok niya, ginawa niyang passion. Hi, actually nakakagaling. Hi, actually nakakagaling yan. Positive, ano? Positive, ano? Oo. Ang ganda ng ulo mo. Di buhok ka, ulo mo. Ulo, ilagyan ulo. Pa, eh, alam nga naman, magmukmuk ako sa bahay. Sexy star. Dati siyang sexy star. Kilalang. Magpapareveal ba siya? Blind item. Tatanong natin sa kanya. Sige, pag-usapan natin yan sa susunod natin na episode. Mukhang masaya yan. Kasi ayaw niya na nag-depress siya. Diba? Tapos masaya lang ang ginagawa niya. Hindi mo siya makikitang madidepress. Kanta-kanta pa nga siya eh. No, kung kalbo, at least may ulo. Sabi niya. Uy, may masaya yan. Ganyan-ganyan pag-usapan. Alam mo, ako, ilang cancer na pinagdaanan ko. Munti ko lang palitan ng soldier side ko. Munti ko lang pagtan ng cancer, ay Aris ako. Munti ko lang gawing cancer ang aking zodiac sign dahil sa dami ng cancer ko. Pero tingnan mo naman. Hindi kinaya ng cancer. Sa dami ng cancer ko, sa dami ng pagkakasala ko sa ating Panginoon, isang beses lang ako lumapit sa ating Panginoon at nagsabi, Lord, sa iyo ang buhay ko. Tanggalin mo ang aking sakit. Sa iyo ako habang buhay. Ilang taong ko siyang hindi pinansin. Kaya itong COVID, sama-sama tayo magdasal. Malalampasan to. Hindi pwedeng hindi. Pilipinas pa, lahat nga ng Bagyo Clindon. Nalampasan natin to. Ito pa. Diba? Napakaganda ng amon mo sa ating mga kampi. Ito pa, wala. Hindi malalampasan. Sakit ka lang, tao kami. Sakit ka lang, tao kami. Diba? Walang Diyos na nakakabit sa iyong sakit, pero sa katawan namin may Diyos. Ang ganda! Kasi ganda mo rin ang sinabi mong yan. O, mga lalaki, may asin pa. Yun ang asin na yun! Makukontak niyo po siya dito lang sa Channel 31, ang Kapitapitagan, at ang Mayumi, na Janice Jurado. Diba? Direct day. Maraming salamat ha sa pinagawa sa akin. Likewise. Sobrang saya ko. Oo. Pati sila. Ako, Tito Mel. Tito Mel. Sila Prof. Mel. Oo. Kasama natin. Maraming si Mike, Nico. Tsaka si Christina. Tatala. Lahat ng mga kasama namin sa Channel 31. Oo. Salamat sa inyo lahat. Congratulations po sa ating lahat. We made it. Yes. Diba? Ito ang simula. Totoo. Sige, ito ang simula. Ito na po ang Director's Cut!